Hey, what's up guys? This is Rana and Shaolin Boy. Maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. So yan o, nakikita nyo ngayon, meron tayong CC bar. Ha? Gawa ng Von and Hans yan. But pabalik tayo ngayon dun sa shop nila para paiksiyan ng konti. I mean, don't get me wrong, maganda pagkakagawa ni Von and Hans. Pero sabi kasi ni Mrs. and feeling ko, it's too long. Pero yun nga, don't get me wrong, this is quality product. So ngayon, samahan nyo ako para pumunta sa Von and Hans at magpapalit ng CC bar. Let's go! Medyo traffic ngayon, no? Ano pa nga bang bago dito sa Kainta? Traffic talaga dito everyday. Consolation na lang namin mga taga-Kainta dito sa Felix Avenue or Imelda Avenue, sa kalaman ng iba ay sobrang baba ng gasolina. Not sure kung magkano ngayon yung gasolina, but alam ko mababa dito sa Imelda or Felix Avenue. Medyo umaambon mga kapatid. Maraming nagtatanong sa akin, mga kaibigan ko, kung naisisingit ko daw ba itong big bike kong Kawasaki Vulcaness. Oo naman, manageable naman. Hindi naman ganun kahirap isingit. Just as long as alam mo yung dimensions ng bike mo, wala naman magiging problema. Kung alam mo sobrang sikip at hindi ka kakasya, huwag mo na ipilit. But syempre, kailangan mo rin maging alerto kasi hindi mo nakikita sa kabilang side eh. Ayan, kagaya nyan, huminto yung jeep. Kailangan magmi-minor ka para if ever may tumatawid dahil nga pedestrian lane, makakapreno ka. Silong mo tayo dito dahil medyo umuulan na. Medyo lumalakas siya. Siguro okay lang naman kay Petron. Sa mga nagtatanong din, no, kung anong gamit kong vlogging, moto vlogging camera, ang gamit ko ay Hero 7 Black, GoPro Hero 7 Black. Nakuha ko to sa isang kaibigan, si Jimmy Naligo. Nabili ko yung vlogging case, yung audio adapter, and yung Boya lavalier mic. Wala kay Jimmy. The Great Outdoor Gears PH okay, parang yan, flash ko na lang sa screen. Maraming salamat, shoutout sa iyo kapatid. Okay ang quality, kaya lang ang drawback niya, pag ginamit mo yung vlogging case, hindi na siya magiging waterproof dahil yung gilid bukas. Bukas yung side door niya para ikabit mo yung USB-C cable ng audio adapter. Medyo nakabukas yung gilid, so hindi siya masyadong waterproof. Pero kung light drizzle lang naman, feeling ko naman okay. Ayan, medyo humina na yung ambon, no? Ayan. Salamat Petron at tinayaan mo akong umamboy dyan. Hindi rin water resistant yung gamit nating jacket ngayon. Sa last moto vlog ko, dun sa Zambales long ride ko, naka leather jacket ako. Yun, water resistant yun, pero ito hindi. So kung may mga ulan-ulan, hinto muna. Yun lang ang ano din, no? Ang cons ng pagmumotor, yung ulan. Kasi syempre, kailangan mong huminto at magpatila ng ulan, or if may kapote ka, magkapote ka. Pero kung feeling mo, hindi naman ganun lalakas. A few moments later, malakas siya. Hinto muna tayo dito para lang makasilong ng konti at lumalakas yung ulan. Siguro ang kailangan natin gawin is sugapain yung ulan. Sagupain. Sagupain yung ulan, pero sira natin yung jacket natin para hindi mabasa. Laglag fudge. Buwa! Hindi mas mabasa masyado yung t-shirt natin sa loob. Kaya tuwing pupunta ako ng Von and Hans, laging mag-ulan. Sana okay-okay na siya yung panahon maya-maya. So, saan na tayo? Let's go! So before tayo pumunta sa Von and Hans, dadaan muna ako sa Casa de Indios. Yung Casa de Indios, yun yung opisina namin na mga 4 Indios. Yung 4 Indios naman, yun yung production house namin, magpa-partners. Apat kami, si Maki, si Rex, si Alder, at saka ako. So kaya naging 4 Indios kasi apat kami. Indios, hindi ko alam, pero siguro dahil nga tawag sa atin ng mga Espanyol dati, Indio. Not sure about
ano yung meaning na Indio. Siguro kala nila mga Indians tayo. Pero yeah. So yun nga, pupunta muna tayo ng Casa de Indios para din kamustahin yung mga katrabaho natin dyan. It's been 4 years na rin since na-establish itong 4 Indios. Mostly, ang mga ginagawa namin dito is videos ng mga kung ano-ano, like documentaries, mga plug, at kung ano-ano pang AVPs na kailangan nyo. Mainly, ang mga videos na ginagawa namin ay mga sports videos. Since sports talaga ang roots naming magpa-partners. Galing kasi kami sa ESPN 5 or sa Sports 5 Productions. Mga nagko-cover ng sports like PBA, PSL, football, at kung ano-ano pang sports. So, kaya mainly ang mga ginagawa naming videos or mainly ang mga kinikater namin is sports videos. Nung nakaraang SEA Games nga, ang coverage ng buong Subic cluster ng SEA Games ay kami. So, kami nag-cover ng mga non-live o yung mga sports na hindi ilalive sa TV. So, yung mga highlights ng mga non-live sports, kami ang nag-cover nun, ng SEA Games sa Subic. So, if you have inquiries or if you have questions about 4 Indios, email nyo lang kami. Meron din kaming Facebook page. Pwede nyo kaming kontakin dyan. Mababait po yung mga admin namin. Kaya huwag kayong matakot. We are 200 meters away to our office. And medyo lumalakas na rin yung ulan. So, tama-tama at dito muna tayo. Diretso. Si Dax ba to? Ay, hindi. Hindi si Dax ba. Hindi maayos yung pagkakapark natin. Pero, ay lang yan. Sila lang bahala umintindi. Ang weird lang kasi umakit ako na kaya-helmet. Ganito pala talaga. Weird to. Oh, I'm vlogging. Wow. Yan na. 4 Indios. Hey guys, you're on the vlog. O, ba't may mesa na dyan? Thank you for the compliment. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Ito naman. Hindi ko tanga. Puro kumay. Ganito sila kasi seryoso dito sa Casa de Indios. Ha? Ganito. Ganito sila every day. Tama mo yun, ha? Cheryl. Jessica. Ala! Kapansin din. Siyempre. Si Raymond. Ito ang Casa de Indios. And this song is brought to you by 4 de Indios. Biglang kumanta. Ano ulit? Ano ba ta? Cover muna tayo ng ano, ano, sikat na hit ng Ben and Ben ngayon. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, for those who sleep. Night.
na. Ilang oo ah. Talaga. Ice ba? Ayan po ah, sa mga inquiries nyo about sa banda namin, pwede nyo kami kontakin sa kahit saan. Salitaan lang kayo sa sarili nyo. Mahalimig namin yun. De, by the way, pwede nyo kami like and follow sa Facebook, Big Factory PH, and meron kaming Spotify at sa Instagram, songs. Sa Instagram, oh. And bukas, nasa ano kami, nasa bahay lang. Kasi Sabado bukas. I've been running all my days. All my troubles have found a better way. And I've been trying to clear my head. Nag-trip na naman itong mga to, tingnan nyo. Necklace, yun ang maganda naman eh. Maganda. Maganda ang gulat yung Angus Rider. Ang dalawa din. Apat. Ayan, ganyan sila lagi dito. Pero siyempre, tatrabaho pa rin yung mga yan. Ito ang aming pantry. Ito ang makain. Yung mga equipment namin. Siya nakalagay. Ganito kasaya dito sa Cuatro Indios. Tanggalin niyo muna na hindi ko pa. Ayoko naman eh. Ako na ang natanggal. Ako na. Ano ba magupit mo yung ano mo? Gagugupitin mo na. Oh. Hindi tayo makaalis ngayon dahil ang lakas na ulan. Mag-aalas dos na ho at ang lakas pa rin po ng ulan. Ano orasihin to ang ulan, Ken? Mga 2:15 mga ganun. 2:15? Mm-hmm. Motor pa more. Mga kapatid, medyo tumila na yung ulan. Sa tingin ko, pwede na tayong lumarga para tuloy-tuloy na tayo. Punta tayo sa Von & Hans Metal Crafts sa Caloocan. It's 2:45 p.m. Feeling ko, okay naman na to. Tara! Ayan o. Ah, kita nyo naman. Basang-basa yung saddle bag ko. Dahil sa pag-ulan, so dapat pagka umuulan, isisilong nyo yung motor nyo. Ito po ang gamit ng CC bar. Ayan. Di lang po yan basta pamorma. Ano din siya, tulong din sa'yo yan. So diba, tingnan may makukuba. Yun nga lang, umuulan o maambon. So, may chance yan na umbasa. Ayan, medyo napapakita na yun. Si Haring Araw, basa ang upuan ko. Pero wala akong choice. Let's go! Medyo nadulas ang daan! Taas nung ano na yun, humps na yun. Hump lang pala, wala pala. UP! Diliman. Pangarap ko mag-aral dyan yung anak ko. Gusto ko siya maging isko. Kasi isang napaka-prestiyosong kolehiyo niyan. Isang prestiyosong universidad. Ang universidad ng Pilipinas. Dito na tayo sa Commonwealth. Ang tawag nila sa Commonwealth ay Killer Highway. Bakit? Kasi maraming na-aksidente dito. Lalong-lalo na mga motor kasi alam mo na maraming kamote, kahit may speed limit hindi nila pinapansin. Dapat maingat tayo dito, lalo na yung mga yellow lane na yan, kailangan sinapansin natin yan. Kaya nagkaroon ng speed limit dito na 60 kilometers per hour, kasi maraming pasaway at maraming na-aksidente dito. Awa ng Diyos, medyo mihina naman na yung ulan, ambon na lang siya. Swerte na tayo ng ganito. I just wanna commend the government, no, sa pagpapatayo ng MRT ba to, LRT? Yan,
para sa mga commuters natin. Maraming salamat po sa nakaisip at nag-propose na tayuan ng MRT itong Commonwealth, kasi magiging tulong siya sa mga nagko-commute, sa mga commuters natin. Laking tulong ng tren para mabawasan yung traffic. Saludo po ako sa mga nakaisip niyan. Pero syempre, habang ginagawa siya, tis-tis muna. Kung mapapansin nyo, medyo maambo na naman. Dito na tayo sa Regalado. Sana, hindi na magtuloy-tuloy yan. Medyo malayo talaga yung shop nila Von and Hans, no? Kasi malapit na to sa ano eh. Malapit na to sa San Jose del Monte, Bulacan. Alam ko dito eh. Tama, ito nga. Nakikita nyo, no? Sobrang tago yung shop nila. Pero hindi siya tago sa social media. Kasi masipag si Ate Irene mag-post para mapansin ng lahat. Lalo na ng mga nag-gig bike yung mga produkto nila. Try natin i-feature yung shop nila. Makikita nyo, sobrang, sobrang laid back nito mga taong to. Maraming silang asa. Nabuksan na nyo yung gate. Ah. Sir. Sir. Kumusta po? Kumusta? Ayos naman, sir. Boss, tanggalin natin ah. Sige po. 2019 na nag-start ang Von and Hans Metal Crafts. Masasabi nating bago pa lang ito, pero hindi mo na matatawaran ang dami ng magagandang reviews about sa kanila. Paano naman kasi hindi magiging maganda ang reviews nito? Eh sa pagkapulido pa lang ng pagkakagawa nila sa mga produkto nila, eh talaga namang pupuriin mo. They make quality accessories para sa classic big bike mo. Crash guards, backrests, pannier brackets, CC bars, heel shifters, luggage racks, grills, CC bar with backrests, at marami pang iba. Nagsiship din sila sa kahit saang bahagi ng Pilipinas. Maging sa buong mundo, marami na rin silang naging kliyente. Oo, medyo malayo nga yung shop nila. Pero it's worth the ride. Napakasarap nilang kausap at madalas bibigyan ka pa nila ng mga advice pagdating sa pagmumotor mo. Actually ako, pwede ko namang ipaship yung mga items na in-order ko eh. Pero for me, iba pa rin yung pupunta ka sa shop nila para makausap si Kuya Nelson at si Ate Irene. Sir, salamat po. Thank you po. Si Ate Irene po. Ayan, Ying, alis na raw si Ryan. Ying! Salamat po kay Nel. Sige. Yun po. Opo. Isang post. Salamat po. Nakita nyo, sobrang happy ako. Hindi lang kasi mga produkto nila ang kailangan nyo makita. Kailangan nyo rin makita si Kuya Nelson at si Ate Irene. Kasi sabi ko nga doon sa review sa page nila, no? Von and Hans Metal Crafts is not just your ordinary metal fabricator shop. It's an experience kasi isa sila sa mga nicest na taong makikilala mo sa mundo ng pagmumotor. Una sa lahat, napakadali nilang kausap. Kanina, medyo nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa sukat ng CC bar ko. Pero right away, ginawa nila ng paraan, and hindi lang paraan, ginawa nilang kung saan sila magaling. Pinupulido nila, minimake sure nila yung quality ng produkto nila, which is very good kasi
hindi lang sila, oh sige, gawa natin ang paraan yan. Kaya naman yan, kaya pa naman itong gawin. Yung iba kasi, barubal na yung tirada eh. Pero sila, kailangan aligned pa rin ito. Kailangan makintab pa rin. Hindi mo matatawaran din yung customer service nila. I mean, sobrang at home ka pagkasama mo sila. Lalong-lalo na pag nasa shop ka nila. Parang nasa bahay ka lang rin, nakatambay ka. Bibigyan ka nila ng merienda, pakakainin ka nila, yung mga ganun. Kaya sobrang, sobrang saya. Hindi lang dahil magkaroon ka ng, ano, ng nasuki ka nila. Magiging masaya ka rin kasi nagkaroon ka rin ng kaibigan. Kaya guys, kung gusto nyo ng Crash Guard, Solo Luggage Rack, CC Bar. Sa mga kaibigan natin nga naka-Vulcan S or naka-Rebel or kahit anong big bike, kahit Harley pa yan, yakang-yaka yan ng Bone Enhanced Metal Crafts. So dapat, i-follow nyo sila sa Facebook, like nyo sila sa Facebook, supportahan natin yung mga kaibigan natin, siyempre. So ngayon ito, pauwi na ako ng Kainta, no? And alas tumigil na rin yung Ambon, pero meron pa rin panaka-naka. Ayan o, dito nagtatapos tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Ngayon, alam niyo na kung ano yung 4 Angels, saan ako nag-office, kung gaano kasaya sila kasama, and alam niyo na rin ngayon kung saan ako nagpapagawa at humihingi ng words of advice pagdating sa motor, yung Bone Enhanced Metal Crafts. Ngayon, kung nagustuhan mo tong video na to at yung iba ko pang mga videos, kung nagustuhan mo lang, hindi naman kita pinipilit eh, pa-subscribe naman. I-click mo lang yan. Yan, yan. Pati yung bell notification para ma-notify ka every time na may bago akong videos. Again, thank you so much for watching and see you in the next video. Hi, ako po si Ryan. At ako naman po si Ken. At ito po ang Tabo Timba.